alert ang ating kamay. Lagyan natin sa ating kaliwa, ang ating kaliwang kamay. Iabot natin sa kanan. Malakan natin. What's up, mga kabanyuhay? Nandito po tayo ngayon sa PETA Theater Center para sa isang leadership training para po sa mga positive discipline PETA Arts Bukit na kung saan po si Lacan Rodrick Alo, si Aero Rexel Alo at si Louis Claire Carlos ang representative ng Team Valenzuela. Kahapon po ay natapos ang very productive na day 1 at ngayon po ay nandito na tayo sa ating day 2. Para po makita ninyo ang ilan sa mga ginawa nila kahapon. Ito po, no, yung kanilang bandera. Yan. So anong paliwanag natin dito, Kuya Lacan? Tungkol saan ito? Para i-express ang mga nararamdaman natin for the past 3 years of lockdown. Wow, ganun. At ito naman po ang kanilang vision board. Tama ba? Yes. Ito yung kanilang vision board. So, malaya tayo. Ito po ay batay sa pananaw ng mga kabataan. Ayan. So, dito po, sa kanilang mga meta cards, ay pinag-usapan. Ano yung nandito sa unang slide? Vision ata. Ah, oh, tama. Vision, mission, goal. Ganun ba yun? Okay. The vision, mission, tas kung ano yung, kung sino makakapagpatupad. Ah, oo. Kung sino yung makakatulong sa inyo para matupad itong mga gusto nilang mangyari. So, kahapon, ay nagkaroon sila ng, ano, ng panimula para sa kanilang youth declaration. Dahil sa darating na December, itong mga PETA art bouquets natin ay pangungunahan ng isang festival. So, October. December yun. May December. Festival. Sa December may festival dito sa PETA. At inaasahan na itong mga youth leader natin coming from different cities ay sila yung mangunguna dito sa activity na ito. So, kung gusto nyo pong mapanood ang mga activities nila, don't forget to like, share, subscribe. At nasa ibaba po ng link, makikita ninyo yung mga activities ng day 1 at syempre kasama na rin ang day 2. Maraming salamat mga kabanyuhay! Okay! Next question! Kaya ko bang magsalita sa harapan ng maraming tao? Yes and no! Go! Energy! Kaya ko bang magsalita sa harapan ng maraming tao? False! Novel! Wala ang music! Makakasama ba ako sa festival sa October 22? Yes and no! Wala po crazy! Oh! Energy! Tayo ang anak. Pwede magtanong si magulang at pwede magtanong si anak. Okay? Pero this time,
mauna si magulang, may tanong siya kay anak, di ko alam kung anong meron. May something. May tanong siya na answerable ba yes or no. Tapos, sasagot yung anak. Pasagot niya, oo, and, o yes, and, or oo, at hindi lang yun, or oo, pero. Choice niyo kung alin sa dalawang yun, ha? Basta kung anong ulap mo sa utak niyo, tapos dagdagan niyo yung sagot. Okay? Maliwanag, gets ba natin instruction? Yes. Halimbawa, sample tayo ulit, Kuya Johnny. Sige, go. Ikaw si parent, ako si anak. Tatanungin mo ako. Ah. Nagbubulak-bul ka lang sa labas, no? Opo. At hindi lang yun. Nagbubulak-bul po ako kasi hindi po ako masaya dito sa bahay nyo. Oh! Oh! Eh kayo po, wala kayong panahon sa akin lagi, di ba? Oo, kasi kailangan natin kumain ng 3 beses sa isang araw! Oh! Okay, sa kwentan, hindi kailangan ganun yung sabihin. Depende sa sitwasyon na naisip ninyo. Kaya huwag planuhin, una po sa utak ninyo. Ready? Timer? Starts? Now! Kumus, mayroon tayong magagawa upang matuntukan ang violence na naranasan ng bawat kabataan sa ating bansa. Sampung kaya't narito ako sa inyong harapan upang ihayag ang aking saloobin, upang maihayag natin sa lahat na ang pagmamahal ang magliligtas sa bawat isa sa atin. Sabi nila, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit kailangan din natin ng bayan para mailigtas ang kabataan. Kung kaya't sama-sama nating pagtulungan at pagtuunan ng pansin ang positibong disiplina at ang pagtigil sa mga pag-aabuso na nararanasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat. Lakal! Maraming salamat po sa oportunidad na ito na binigyan niyo ako ng panahon o ng oras para sabihin na dapat nating ipaglaban ang proteksyon ng kabataan. Kahit matanda ka man, bata, o kahit nasa komunidad ka man, hindi ka dapat nagtataas ng boses o nagtataas ng kamay sa isang bata na walang kapangyarihan o lakas na protektahan ang sarili nito. Yeah. Positive discipline to all. Sabihin mo lang ako, Tol, tutulungan kita.
dami, lintik na bata ka. Puro telepono naman ang inaatupag mo. Alam mo na makakatanggal lang sa amin sa trabaho, inutos mo pera natin sa walang kwentang loan na yan. Ba't di mo tulungan na ang nanay mo dito sa bahay? Nay, nagpapatulong lang po ako kay Bochy sa assignment. Huwag kang sasagot pag kinakausap kita. Puro ka cellphone, puro ka laro. Kapag sinabi kong tigilan mo yung kakatelepono mo, itigil ka. Wala kang silbi. Dapat po. Ako. Yes. Mani pa kayo. Yes. May batas ng human rights. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano bang nangyari bago yung 1940-something United Nations Convention? Ano meron? World War. World War! People were killing each other. And then we said, let's not kill each other anymore. Can we magkasundo na? So ganun. It's the aspirations of the people to stop the war. And our... Of course, we have to speak to each other and talk na talaga may ibang paraan, no? At mangarap tayo, mahirap, pero mangarap tayo na may better future sa mga kabataan. So yun yung papunta dun sa pag naipasa na sana ulit yung batas natin. So, nakikita, nararamdaman, may mga specific tayo pa rin nararamdaman. So nakikita nyo, mayroon pa rin mga nasasaktan. Nararamdaman tayo rin mismo minsan. Na sa pamilya natin, hindi natin pa masabi, pero minsan tayo rin mismo nakakaranas pa. At mahirap, no? I-resolve. Okay lang yun. It will take time. Pero subukan natin, sa mga tahanan din natin ay mapag-usapan ng mga ganitong talakayan. Hindi lang siya pang PETA or pang art booking. Pati sa tahanan mo, sinusubukan mo mag-video. Naririnig, kapitbahay mo, may natutulungan kayo sa city level, sa mga school ninyo. Pero yung kapitbahay natin, naririnig natin, nangyayari pa rin yun. Diba ang jarring ng pakiramdam na sinusubukan mo may baguhin pero sa mismong barangay mo or sa kapitbahay mo or sa pinsan mo or sa pamangkin mo, nakikita mo. Diba? Ang sakit. Tapos parang pag naman sinabihan mo yung tito mo, sino ka? Bata-bata mo pa. Diba? Diba ang interesting ng pakiramdam na yun? Pero I guess, it takes time. Basta kailangan tantahanin niyo yung mga tito-tita niyo. Huwag yung parang naman, makinig ako. Hindi makikinig tito-tita niyo. Tito po, di ba? Pagtanong, mas pasok yan. Pagtanong. Talaga po bang ano? Kailangan sigaw. Ganyan. Pwede mong patanong, no? Pero interesting yun, hindi niyo pinapahiya. Or pag kayong dalawa lang. Mga adults, sinakikinig kapag pinapahiya natin. Mas nakikinig sila pag totoong gusto niyong makipag-usap. Para tayo, di ba? Pag pinahiya tayo, ayaw natin. Di ba gano'n? Naamoy, nanasahan, o hindi na natin na-detali yan. Pero, nag-gets ninyo yung interplay, yung paglalaro ng dalawa. Okay? Bago tayo magpaligo-ligo pa, dahil pa natin dapat gawin eh. Subukan natin ngayon palalimin pa ito doon sa mga personal nating karanasan. Kasi tumatawid na ako doon.
Tinatanong ko, kayo ba sa mga bahay ninyo? Kayo ba mismo? Looking back? Or hanggang ngayon ba? Kumusta kayo? May mga tanong lamang sa inyo si Ate Pia. Yun na yun, sa ila, sa lulay mo. Yun na yun, para may dugtong pa din yan. Pwede namang i-modify yun lang. Oo naman. Pero, sa tingin ko lang ah, di naman ba, pwede naman natin siya. Okay. Uy, huwag ka mawawala ah. Pero gusto ko itang pabangunan ng energy ng maganda. Energy! Step forward tayo. Step forward. Tumutok sa kaliwa. Kaliwa nyo. Piling ko deserve mo to. Sabihin mo. Piling ko deserve mo to. Kaya bigyan ka ng chak chak chak. Chak chak chak. What's up mga kabanyuhay?
Nandito po tayo ngayon sa roof deck ng PETA Theater Center at kasalukuyan po tayong dumadalo sa Philippine Educational Theater Arts Association Positive Discipline Artvocates. At kung nais po ninyong mapanood ang mga nangyari sa day 1 sa leadership workshop na ito, ay i-click nyo lamang po ang link na matatagpuan sa description box. Huwag po nating kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat mga kabanyuhay! Thank you.